Maligayang araw mga kabibo namin dyan out there. I hope na everything is fine, everything is okay. Lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan. So ingat po tayo palagi, magsuot po tayo ng face mask and face shield. Yan. So in today's video guys, we're going to share with you all na ang aming DIY wood fence. Yes, last time gumawa tayo ng fence para sa mga halaman natin. And this time, gumawa tayo ng fence para sa mga aso natin. So, yun. And, hope you like the video, guys. At, kung magustuhan mo yung video, please mag-like na at share mo na rin sa iba. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na sa aming YouTube channel, Jam and Hand Vlog Stories. Yun. So, dito, share namin yung kaganapan dito sa ating community, sa ating Woodcraft 7, sa aming buhay, sa aming ganap, no? At, ito'y wholesome content. So, kaya, yan, sana magustuhan ninyo. As of today, meron tayong 369 subscribers. Yes! So, salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Salamat sa mga nagtitiwala. At salamat sa inyong heartwarming na views, no? Panonood. At yan, hopefully na hindi kayo magsawa at patuloy kami tangkilikin, no? And yan. Bye guys! So, enjoy the video. Yan. Have a good day everyone. Salamat po. Maraming salamat. So yung mga ginamit natin materials dito ay napaka cheap lang, no? Napakamumura lang talaga. Mga ginamit natin ay ito, yung kahoy. Binili ko ito sa mga sa nagsasaging, no? So, binentahan niya lang ako ng 5 pesos each, no? Each box na ganun, no? At yun, siguro nasa hindi aabot ng 1,000 yung ginastos natin dito, or mas mababa pa sa 500, I guess, no? So, bumili tayo ng diunong pako worth 90 pesos. Nylon, no? Manali. Nasa 100. Alambre na medyo makapal. Siguro nasa 180. Ito ko ba? Yun, meron tayong materyo. Meron tayong plies. Tapos, yung kahoy, siguro lahat-lahat na na-purchase ko, hindi naman naabot ng 100 pesos, no? Napakamura lang talaga, no? Napakamura lang talaga ng ginastos natin. Binaximize ko lang kung ano yung material na meron tayo. Wala tayong lagari nung una, pero yung bandang patapos na, siguro gumila ko ng lagaring bakal, no? Yung bala lang, worth 25 pesos yata. So, yun. Napaka cheap lang talaga nung ginawa kong bakod kasi temporary lang naman ito. Yun, talagang ginawa ko siya ako lang. And kung papansin nyo, hindi siya pantay-pantay talaga, no? Kasi nga, disclaimer lang, hindi ako professional na carpentero. So, kung ano lang yung mga basic na nalalaman ko, hindi talaga siya totally matibay. Goods lang talaga siya for dogs, no? Yun. Siguro sa ngayon, hindi nila kaya pa itong buwagin, no? Kasi tuta pa sila or maliit pa sila, bata pa sila. Pero sooner or later, matatalo na nila ito. Sooner or later, babalgan nila ito. Ma-expected ko na yun. And, yun. Lang. Ginawa namin pala to, no? FYI lang kasi para hindi natin nakita pa kalat-kalat yung aso natin sa community na nagkakalat ng kanilang mga pupu, no? At the same time para at least ano din sila, no? Parang discipline din sila sa bahay lang. No, kasi home dog sila, ayaw natin sila maaaring itali. Natuturuan pa naman sila yung mga tuta. Good thing na tuturuan na pa natin sila kasi bata pa sila. Sa atin sila lumaki. Yun.
yun lang yung pinaka main purpose nito kung bakit tayo may wood fence, no? Temporary wood fence yung DIY natin is para sa mga dogs. Okay? So, ayun. Narabaho natin siya umaga, tanghali, hanggang hapon. Sobrang init. Pero, kailangan so para matapos natin yung project natin. This is a big project. Actually, ginawa ko siya for almost 4 days, 5 days, no? Hopefully, magustuhan nyo yung video. Very simple video. A very cheap video. Not so expensive. Gusto lang, yan. We just want to share with you all guys na ito yung aming DIY. Very simple. Very mura. So, yan. Kung nagustuhan mo, please like. Salamat. Salamat. Tomorrow for sure. Kulungan nyo, ha? Nice, eh? Win-win? Ang laki ng kulungan, oh. Ang laki, oh. Easy. Easy. Hehehe.